Okay, si Miss Daniel po, meron siyang tanong. Paano daw mag-switch ng food sa 2 months poodle puppy pedigree po? For puppy po kasi yung unang napakain ng original owner. So, let's not focus on kung ano man yung ano yung ibang mga dog foods or dog food brands. I just happened to come across this question and gusto nating i-address yung tanong ni Miss Daniel. So, kung gusto niyo pong mag-shift ng dog food to SDN from other dog food brands, SDN kasi has the highest animal protein. It has the highest animal protein content sa lahat po ng mga dog foods, no? 42% minimum crude protein yan, mostly from animal sources, no? Yung iba sinasabi nila 80% daw yung ano nila, meats nila, pero alam nyo pag sinabi nilang 80% meat ang pagkain ng ano, ang formula nila, may tubig yon. Pag inalis mo yung 70% ng water dun sa meat nila, dehydrated meats na, edi 30% na lang ng 80, that is 6 ano na lang. Ilan na lang yon? 30% of 80 is 24% na lang ang protein nila. Ang ano, dehydrated meat nila, and ang protein content noon mas maliit pa. So, ano po, SDN po ang pinakamataas ang animal nutrient or nutrition, animal material na nasa SDN, lalo na yung 42, no? SDN 42 original or SDN 42 beef. Yan po ang pinakamaganda para sa bitukan ng aso. Yan po talaga yung kailangan ng aso dahil yan ang natural food nila. Okay, so yan, tandaan nyo yun. Ito po kasi yung rationale kung bakit ko ituturo sa inyo yung ituturo ko sa inyo ngayon. So, kapag ka ang dog food na pinanggalingan ninyo ay puro starches, kasi puro grain siya, puro corn, puro wheat, puro soya, puro kung ano-anong mga vegetable matters, vegetable material, ang bagal po umalis sa bituka ng aso yan. Ano, parang nagbabara siya na dumidikit-dikit, hindi siya, kumbaga tayo kasi tao naman, ni tayo carnivores, makikita sa ngipin natin, tayo talaga ay dinisenyo para kumain ng prutas at gulay, kagaya ng sinasabi sa Biblia. Pero ito, pag kumain tayo ngayon ng mga gulay, mga fruits, 'di ba? Ang ganda ng digestion, ang ganda rin ng pupu mo, mabilis, maganda, maganda yung flow. Pero kapag kumain ka ng maraming mga fatty foods, karne, 'di ba, yung mabibigat sa tiyan, ang bagal naman ng digestion mo, tapos parang ang bigat-bigat ng tiyan mo palagi. Baliktad po 'yan sa mga dogs, baliktad 'yan sa mga carnivores. Oh, pagka kumakain sila ng mga animal material, ang ganda ng digestion nila. Yan, keep that in mind. Now, this is how you do it kung paano mag-shift from your old dog food to your new dog food. Kapag ka mga puppies pa lang, kagaya nitong kay Ma'am Danielle, up to mga 6 months, 10 months, ipapasting niyo muna yan ng 12 hours. 12 hours lang, wala siyang kakainin. Huwag niyo munang pakainin ng luma niyang dog food na puro basura o puro starch. Huwag niyo munang pakainin ng kahit ano, tubig lang para ma-cleansing muna siya. Okay, para you want to get rid of all that starchy material from the intestines ng aso ninyo, and pag wala na yon, malinis na yung bituka niya, and then you feed SDN42 pure lang, okay? Kasi iba meron pang transition, no, I don't believe that. Pwede naman, you can choose to follow whatever instructions you want to follow, pero ito po, no, you feed pure SDN lang. Mari manibago yun siya ng aso ninyo kasi yung microflora niya sanay doon sa pagkain ng starch, sanay sa pagkain ng basura, mga fillers. Okay, so, unti-unti nyo muna. Sundin nyo muna yung nakasulat doon sa feeding guide. Sa feeding guide, sinasabi na 1% lang ng ideal body weight niya, di ba? So, kung ang aso nyo po ay mga 5 kilograms, hindi, maliit eh, no? Pagka toy poodle, baka toy poodle ang sinasabi niya. Pero kung malaki yung dog, diba? Para madali na lang sa mathematical computation, 10 kilogram dog, 100 grams lang bibigay nyo dyan in one day. Okay? Kada 10 kilogram, 100 grams papakain nyo ng SDN42. So kung 5 kilogram dog kalahati noon, 50 grams lang. Kung aso nyo ay 2 kilograms lang, edi 20 grams lang. Isang buong araw na yon. Okay? Just stick with that first sa unang mga araw. So, kung puppy po, i-divide nyo. Kung 2 months old puppy, divide nyo yung pagkain niya into 4. Okay? Into 4. Pagdating niya ng mga 3 months to 6 months, divide nyo na lang yan into 3. Pagdating niya ng mga 6 months to 12 months, i-divide nyo na lang yan into 2. 12 months above, once a day lang ang pagkain ng aso para mas healthy sila at mas humaba ang buhay at mas matalino sila.
Okay, so yun po yung gagawin ninyo. Purely lang, pero after mga ilang days, no, ang gawin nyo, mas maganda ito guys, ha, tip ko lang pagka mag-ship kayo sa SDN, timbangin nyo yung aso ninyo. Kasi yung iba, sabi nila pumayat daw yung aso nila, pero pag tinimbang nila, ang bigat pala, mas bumibigat sila sa SDN, pero hindi kasi tabang hangin ang resulta kapag SDN 42. Muscles talaga, bone mass, and talagang maganda yung katawan. Oo, so hindi siya fat lang, hindi siya adipose tissue lang ang kumakapal. So, yon, pure SDN, no? Huwag nyo nang balikan yung dati ng dog food, huwag nyo muna kayo magbigay ng mga treats, or hindi nyo na kailangan ng mga supplements kapag ka-SDN ang pinapakain nyo, huwag na kayo magbigay ng mga vitamins, etc. Tapos po, bigay nyo lang yan for the first week, kapag ka tingin nyo medyo parang numinipis yung aso nyo, or gusto nyo siya patabain pa, dagdagan nyo po, imbis na 1% per 1% ng body weight niya, pwedeng pumanigyan up to 2% or up to 3%. Pero kapag tumaba naman masyadong aso ninyo, bawasan nyo po yung portions per day. Tansyahan po yan, iba-iba po kasi mga dogs. May mga dogs na ang bilis ng metabolism nila. May mga dogs naman na, alam nyo, konti lang kain, tumataba ka agad. Parang tao din yan. And may mga dogs po na pag lumampas na yung aso ninyo na mga 6 months, babagal na po yung growth niyan. 1 year talagang maintain na nilang niya yung katawan niya kasi fully grown na siya. So nagbabago po yung pangailangan ng katawan as the stages go by. As the puppy stage is left and going to adulthood, bumabagal na po yung needs ng aso nyo. Kaya tansyahan na lang po yan. So yun po, no, if you have any other questions, Miss Danny, and para dun sa mga gusto mag-shift sa SDN, you're doing the best decision of shifting to the best dog food in the multiverse. Salamat po sa lahat ng shift sa SDN. Para dun sa mga naghanap ng SDN, mag-message lang po kayo sa amin and we'll help you find a dealer near you. Meron din po tayo sa Shopee, sa Lazada, sa mga vet clinics, pet shops, and also sa ating TikTok. Ayan. Thank you po sa lahat ng mga tumatangkilik sa SDN. Mabuhay po kayo at enjoy sa pag-aaso. Ito talaga yung pinakamasayang pag-aalaga pagka meron kang alaga aso. Mag-iiba ang buhay ninyo. Kung wala pa kayong aso, itry ninyo.